Magsitayo po ang lahat. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, mahalaga ang tubig sa ating buhay. Napakasarap uminom ng malinis at malamig na tubig kapag tayo'y nauuhaw. Sa ating ebanghelyo ngayon, ang malinis na tubig ay binanggit ni Jesus upang ilarawan ang inilaan niyang walang hanggang buhay para sa ating lahat. Si Jesus lamang ang makapapawi ng ating pagkauhaw sa kaligtasan. Sa pagdiriwang natin ng Eukaristiyang ito, dumulog tayo sa Diyos upang tulad ng Samaritana, makasalo rin tayo sa tubig na buhay na inalok ni Jesus. Kaya nga upang tayo ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ay aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maibigin at butihin sa tanan. Itinuturo mo na ang lunas sa kasalanan ay nasa kusang pagpapakasakit, pagdalangin at pagmamalasakit. Tunghayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway upang sa pagpapatarapa ng aming mga buti sa iyong harap. Kami lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo pong lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, talagang uhaw na ang mga Israelita. Kaya sinumbatan nila si Moises.
Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uhaw, pati mga anak namin at mga hayop? Kaya, taimtim na nalalangin si Moises sa Panginoon, ano ang gagawin ko sa mga taong ito? Ibig ba nila akong batuhin? Sumagot ang Panginoon, magsama ka ng ilang pinuno ng sambahayan ng Israel at mauna kayo sa mga Israelita. Dalhin mo ang iyong tungkod na inihampas mo sa ilog at lumakad na kayo. Hihintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Horeb. Hampasin mo ito at bubukal ang tubig na maiinom ng mga tao. Gayon nga ang ginawa ni Moises at ito ay nasaksihan ng mga kasama niyang leader ng Israel. Ang lugar na yaon ay pinangalanan nilang Masa at Meriba dahil sa dooy nagtalo-talo ang mga Israelita at sinubok nila ang Panginoon. Ang pinagtalunan nila ay kung pinapatnubayan sila ng Panginoon o hindi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginooy, siya'y dinggin, huwag niyo'y siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos. Tayo ay kalingan niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba sa ilang ng Masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya'y mayroon na tayong kapanatagan sa harap ng Diyos. Sa pamamagitan nga niya'y tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos. At lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa kanyang kaluwalhatian. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Sapagkat noong tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ninuman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid.
Bagamat maaaring may mga has na gumawa nito, alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa isang bayan sa Samaria na tinatawag na Sikar, malapit sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kaniyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Umupo si Jesus sa tabi nito sapagkat siya'y napagod sa paglalakbay. Halos katanghali ang tapat na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari bang makiinom?" Wala noon ang kaniyang mga alagad sapagkat bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng Samaritana, "Kayo Yehudyo at Samaritana ako. Bakit kayo humihingi sa akin ng inumin? Sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano." Sumagot si Jesus, "Kung alam lamang ninyo kung ano ang ipinagkakaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa inyo nang inumin, marahil ay kayo ang hihingi sa kanya at kayo na may bibigyan niya ng tubig na nagbibigay buhay." Ginoo, wika ng babae, "Malalim ang balong ito at wala man lamang kayong panalok. Saan kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Higit pa ba kayo kaysa aming ninunong si Jacob na nagbigay sa amin ng balong ito?" Uminom siya rito, pati ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop. Sumagot si Jesus, "Ang uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw, ngunit ang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito'y magiging isang bukal sa loob niya, babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan." Sinabi ng babae, "Ginoo, kung gayon po'y bigyan ninyo ako ng tubig na sinasabi ninyo, nang hindi na ako mauhaw, ni pumarito pa upang sumalok. Ginoo, sawari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito,
sumasamba sa Diyos ang aming mga magulang. Ngunit sinabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Tinugon siya ni Jesus, "Maniwala ka sa akin, ginang. Dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala naman ang aming sinasamba. Sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo, ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at Katotohanan. Sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at Katotohanan." Sinabi ng babae, "Nalalaman ko pong paparito ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagparito niya, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. Akong nagsasalita sa iyo, ang tinutukoy mo." Sabi ni Jesus, "Maraming Samaritano sa bayang niyaon ang sumampalataya kay Jesus. Kaya't paglapit ng mga Samaritano kay Jesus, hiniling nila na tumigil muna siya roon at nanatili siya roon ng 2 araw. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Sinabi nila sa babae, "Nananampalataya kami ngayon, hindi dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin sa kanya. Nakilala namin siya nga ang tagapagligtas ng sanlibutan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, napakinggan natin sa ating ebanghelyo sa araw na ito ang tagpo ng pakikipag-usap ni Jesus sa isang babaeng Samaritana. Ang tagpo pong ito ay tunay ngang hitik sa napakaraming aral at mas malalim na pagninilay. Ang babaeng ito ay kabilang sa mga tinaguri ang pagano. Noon po sa kapanahunan ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, ayon sa mga Hudyo, ang kaligtasan ay nakalaan lamang sa loob ng piniling bayan ng Diyos. Kaya naman, mayroong malaking dibisyon sa pagitan ng mga Hudyo at mga Samaritano. Dahil ang mga Samaritano, hindi itinuturing ng Hudyo na nakapaloob sa bayang pinili ng Diyos. Kaya kung hindi sila nakapaloob sa bayang hinirang ng Diyos, para sa kanila, ang mga Samaritano, hindi pwedeng maligtas. Subalit, maliwanag po nating narinig ngayon sa ating ebanghelyo. Ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, ang unang nakipag-usap sa babaeng Samaritana. Dito, mapapansin natin ang paghahangad ng Diyos na maramdaman natin siya
Una, dahil hinahangad niya ang ating kaligtasan at pagbabago sa ating buhay. Kung mapapansin po ninyo, siya ang unang kumilos at siya ang patuloy na unang kumikilos sa atin upang mapabuti ang ating buhay. Siya ang unang nag-abot ng kamay para sa pakikipagkasundo. Ang tagpong ito ay isang maliwanag na patunay na ang kaligtasan at buhay na walang hanggan ay isang napakabisa at napakahandang kaloob ng ating Panginoong Diyos, hindi para sa iilan, kundi para sa ating lahat, sa lahat ng tao na kaniyang nilikha. Nais ng ating Panginoon na tayong lahat maligtas sa ating pagkakasala at maging tagapagmana ng kaniyang kaharian. Ang ibig sabihin po nito, ang pintuan ng kaligtasan ay hindi lamang para sa iilang tao. Ito ay bukas para sa lahat na may pananalig at pananampalataya sa Diyos. Maging mayaman ka man o mahirap, maging propesyonal ka man, mataas sa lipunan o ordinaryo o simpleng nilalang, anuman ang iyong kultura, anuman ang iyong kulay, ang kaligtasan nakalaan para sa sangkatauhan at hindi natin ito pwedeng mabili ng ating mga salapi o pera. Kaya naman, ang unang daan ng kaligtasan ay makakamit natin unang-una kung tayo ay makikipagkasundo sa ating Panginoon. Ang pakikipagkasundong ito ay nangangahulugan ng pagsisisi sa ating mga kasalanan at ang ating pagbabalik-loob sa ating Panginoon. Ikalawang pagninilay para sa araw na ito, atin naman pong pagtuunan ng pansin ang ating mga pagkauhaw. Kung tayo po ay nauuhaw, agad-agad itong mapapawi kung tayo ay iinom ng tubig. Ang tubig po ay mahalaga para sa atin. Hindi lamang mahalaga, kung hindi napakahalaga. Dahil kung walang tubig, mahihirapan tayong mabuhay at talaga namang hindi tayo pwedeng mabuhay. Ang tubig din po ay ginawang simbolo at tanda sa kasaysayan ng ating kaligtasan. Sa aklat ng Henesis, kung ating babalikan, inilarawan ang tubig bilang isang likha ng ating Panginoong Diyos. Ang tubig din po ang naging simbolo noong panahon ni Noe na nagsilbing tagapaglinis dahil sa kasamaan ng mundo. Sa aklat naman po ng Exodo, nabanggit ang tubig bilang paraan ng kaligtasan mula sa pagkakaalipin ng mga Ehipto at paglalakbay ng mga Israelita patungo sa lupang pangako. At narinig natin ngayon sa ating unang pagbasa kung paanong inilaan ng Diyos ang tubig mula sa bato. Bagamat sinubok siya ng kaniyang bayan, minarapat pa rin niya sa kaniyang kagandahang loob. Nabigyan sila ng tubig sa pamamagitan ni Moises. Kaya naman, napakahalaga ng tubig. At kung tayo ay nauuhaw, ang una nating gagawin, iinom tayo ng tubig. Subalit mga kapatid kay Kristo at mga kadeboto, sa kabila po ng ating pisikal na pagkauhaw, ay meron din tayong tinatawag na espiritual na pagkauhaw. Ang pagkauhaw na ito, kahit uminom ka ng maraming tubig, ay hindi ka malulunasan.
at ano ang lunas? Ang lunas, walang iba, kundi ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Siya mismo ang nagsabi sa ating Ebanghelyo, ang uminom ng tubig na ito'y mauuhaw, yung tubig sa balon. Ngunit ang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito'y magiging bukal sa loob niya, babalong at magbibigay ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, maraming pagkakataon na tayo'y hindi lamang uhaw sa tubig, uhaw din tayo sa buhay espiritual. Napakarami nating pagkauhaw. Uhaw tayo sa pagmamahal. Uhaw tayo sa napakaraming atensyon. Uhaw tayo sa pagkalinga. Uhaw tayo sa pagdamay ng ibang tao. Ang pagkauhaw na ito, hindi pwedeng masolusyonan ng tubig. Anumang dami ng tubig na inumin mo, nariyan ang iyong pagkauhaw na espiritual. At kagaya nga ng aking nasabi at nabanggit, ang uhaw na ito, tanging ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, ang tunay na makapapawi. Kaya nga mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, halina't tayo'y lumapit sa ating Panginoon na siyang nagbibigay ng tunay na kaligtasan. Siya ang tunay na pumapawi at humahawi ng lahat ng ating pagkauhaw. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na tapat. Tumayo po ang lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, dalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaruroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit na luluklok sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tunay ngang ang ating Panginoon, ang ating manunubos. Manalangin tayo ngayon sa Diyos Ama upang tayo'y makapasok sa tubig ng buhay, siyang papawi sa ating pagkauhaw. Buong pagtitiwala nating idalangin, O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Tulungan mo ang mga pinuno ng aming simbahan maging daluyan ng tubig sa kanilang ministeryo at paglilingkod sa kawang nasa kanilang pangangalaga. Kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Patirin mo ang pagkauhaw ng kalooban ng aming mga pinunong nasyonal at lokal upang sila'y maging maawain at mahabagin sa kanilang pampubliko at pribadong buhay. Kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay.
maging bukal ng pag-ibig nawa ng bawat pamilya, ikaw na tubig ng buhay upang bawat magulang, anak, kapatid at kamag-anak ay maging daluyan ng pagpapatawad at pagkakasundo. Kami'y dumadalangin. O Diyos, ikaw ang aming tubig ng buhay. Pasalukin mo nawa ang aming mga minamahal na yumao ng buhay na walang hanggan sa iyong pag-ibig, Ama. Kami'y dumadalangin. O Diyos, ikaw ang aming tubig ng buhay. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan, at ang ating mga personal na kahilingan. Kami dumadalangin. O Diyos, ikaw ang aming tubig ng buhay. Pawiin mo ang aming malalim na pagkauhaw, O Ama, upang kami rin maging daluyan ng iyong biyaya sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming tagapagligtas at tubig ng buhay. Amen. Pagsiupo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain upang ang mga kasalanan naming inihingi ng kapatawaran sa iyo at matutuhan din naming ipatawad sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon sa kaniyang paghingi ng tubig sa babaeng taga Samaria, kaniyang ipinagkaloob ang pananalig upang ang nilapitan niyang sumasampalataya sa pagkauhaw ng iyong anak, kaniyang masidhing hinahangad na ang pag-ibig mo'y maipakilala sa mga sumasampalataya sa Kanya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan,
kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga puso, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa Magsiluod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat, ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay,
na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, tunay ngang ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, ang ating tagapagligtas. Siya rin ang tunay na makakapawi sa ating mga espiritual na pagkauhaw. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakadami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit tayo sa Kanya at magbalik loob. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay
na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
Announcement. Ngayong panahon ng Kwaresma, tayo ay tinatawag na dagdagan ang ating pagsasakripisyo, pananalangin at pagkakawang gawa. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng second collection para sa pundo ng alay kapwa. Ang malilikom dito ay gagamitin upang tumugon sa mga pangangailangan ng ating mga kapatid na may sakit, nagugutom, at naging biktima ng iba't ibang kalamidad. Tinatawagan po tayo ng ating mahal na Arsobispo, si Cardinal Advincula Didi, na maging bukas palad sa ating kapwa. Maraming salamat po. Ang lahat po ay inaanyayahan ng ating ikatlong Lenten recollection sa darating na March 14, 2023, Martes, sa ganap na ika-7 ng gabi, dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Earl Alison Valdez, ang ating pong attached priest. Maraming salamat po. Mga paalaala sa mga nagsisimba, pinapalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards. Pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, iwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa iyong banal na piging, pinagsasaluhan namin ang bigay mong pagkain, ang ginaganap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos nawang mangyari sa gawain namin sa araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak,
at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.